Magandang araw po ulit sa lahat. Welcome po sa ating panibagong YouTube tutorial tungkol sa magnetic contactor. At sa araw po ito, itatalakayan natin yung kung paano ang wiring ng control circuit ng stop-start. Ito po, naka-pre-wire na po yung ginawa natin para po mas mabilis ko pong maipaliwanag sa inyo. Tapos una po, ito po yung ating diagram. So ito po yung basic na diagram natin. Wala po munang overload relay para maintindihan natin kung paano ang wiring circuit ng magnetic contactor. So una po, ito po yung ating line 1. Ito po yung ating line 1. Klarong-klaro po ito kasi nag-color coding po ako. Tapos nakakonekta siya sa ating ito, normally closed na contact push button. Pero wala po akong push button, kaya ginamit ko toggle switch muna. Pero naka-normally closed pa rin to. Tapos sa susunod is start push button, normally open ito papunta dito. Ito yung ating start push button. Tapos kasunod nyan is ito, papuntang coil ng ating magnetic contactor. Ito po, ito po siya papunta sa coil ng ating magnetic contactor, which is itong A1. Ito. Tapos pagkatapos ng coil, papunta naman siya sa A2. Tapos papunta sa ating line 2. Ito po. So yan po yung pinaka basic na wiring diagram niya. So ang importante lang po dyan is marunong kayong mag-trace. So kung ito po yung ating ladder diagram, para hindi po tayo malito, dapat po itong unang linya sa taas, yan po yung una nating iwa-wire para hindi tayo malito. So since na-wire na natin to from line 1, ito sa ating stop na normally closed switch papunta sa start na normally open push button papunta sa A1 coil ng ating magnetic contactor, tapos papunta sa line 2. So yung kulang na lang natin is yung normally open na auxiliary contact ng ating contactor. Saan ba natin makikita ang auxiliary contact? So ito po, dito po sa ating magnetic contactor, meron po tayong makikita na line 1, line 2, line 3 at saka NO. Ito pong NO, ito po yung auxiliary contact na normally open. Dito po natin i-connect para pag-push natin ang push button ay mag-hold yung ating circuit at hindi mamatay yung ating magnetic contactor. So since ito yung ating sa diagram natin na normally open auxiliary, makikita po natin from start push button, nakaparallel lang siya. Ito, nakaparallel lang sa ating auxiliary contact na normally open sa ating contactor. So iwa-wire po natin ito ngayon. So ito, nagkabit na po ako itong puti.
ipaparallel lang natin to sa ating magnetic contactor, normally open auxiliary. Ayan po. So nakaparallel na yung ating start push button at saka yung ating normally open auxiliary. So try nating i-power yung ating circuit kung gagana ba. I-on ko lang yung ating breaker. Then check natin. Start. Yan po, pumapalo po yung ating magnetic conductor. Try natin stop. Yan po, so makikita nyo gumagana po siya. Then stop. Yan po, napaka-simple lang po ng ating stop start control circuit. Sana po may natutunan kayo. Sa next video po natin ay kakabitan natin to ng overload relay para po sa kanyang safety, especially pag may kinunik na tayo na motor. Marami pong salamat.